At nagbabalik pa ang pambansang almusal. Ang hobby natin o mga kinahihiligan natin gawin noon ay pwede na rin natin gawing business ngayon. Gaya na lang ng ginawa ng bisita natin ngayon na dati ay hobby lang niya ang paggawa ng soaps o sabon para ipangregalo sa kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa dami ng demand, ang dating housewife ay isa ng businesswoman ngayon. Kasama natin ngayong umaga si Miss Ivy LeBlanc ng LeBlanc's Beauty and Scent Station. Good morning, Miss Ivy! Good morning. Good morning. O di ba syempre sabi mo nga, hobby mo lang yung paggagawa ng sabon. Pero paano nagsimula na nahiligan mo gumawa ng sabon? Actually, nakagamit ako ng isang commercial brand na sabon. Tapos sabi ko, I can make something better than this one. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun. Ang point ko kasi, gumawa ng sabon na iba yung itsura, iba yung amoy, malambot sa balat. Yung talagang desire mo yung itsura at amoy niya. Nakakagana kasi maligo kung maganda yung ginagamit mo. Tama, diba? Paglabas mo ng banyo, bango-bango mo. Correct. So yun, tapos nag-train ka? Yes, sa US. Okay, so nag-start ang hobby na to nung nasa US ka. Yes, ang nag-umpisa yung... Siyempre, ibang product doon. Oo. Mm-mm. Pati materials, lahat. Ang nag-start yung stepdaughter ko, actually. Nahikayat niya ako. Sabi niya, subukan mo, maganda. Sabi ko, wala akong time. Tama. Pero sabi ko, nung nakita ko yung may iba-ibang shape na, sabi ko, gusto ko yan kasi cute. Mm-mm. Ganon. So, nag-aral ako. Okay. Pinag-aralan ko lahat. Lahat-lahat. As in, from basic to advanced. Yun siya. Oo. Tapos, so doon pa lang, na nasa US ka lang, nag-start ka, maliliit lang, maliit, konting kumbaga, minimal amount ng product. Pang gamit lang sa pamilya. Okay. Tapos yung pag may bisita kang darating sa bahay, uy, try mo, ganyan, nakabalot na siya ng mga may ribbon-ribbon, yes, like that. Tapos, nung pumunta ka dito sa Philippines, dito ka nag-start ng business o ng malakihang production o from nasa US ka pa lang nag-start ka na ng maramihang production? Dito. Mm-hmm. Dito ako nag-start. Na. Pero hindi pa agad siya malaki. Okay. Kumbaga, per loaf, like 10 pieces, 20 pieces, ganun lang. Kasi hindi ko alam kung magiging pato. Okay ba siya. Kasi sabi ko, iba yung itsura ng sabon, iba yung amoy niya, baka hindi ma-appreciate ng tao, iba-iba eh. Mm-hmm. So sinubukan ko lang. Tapos, kasi nung papansin natin, ang daming parang iba yung mga design, mga style. So dito, parang ikaw na nagka-create niyan. Para kasi, alam mo kung titignan mo, parang siyang tinapay. Diba? Parang ito, katulad na ito. Parang siyang tawag dito? Strawberry ba to? Ano to? Heart. Pero sabon po ito, ha? Oo. Diba? Ang husay. So parang naisipan gumawa ng different designs ng sabon. Normally, pag gumagawa ko ng may design na sabon, madalas nga nakakatawa, napapanaginipan ko yun. So, nagiging creative ka pag tulog ka? Oo, mas creative ako pag tulog ako. Parang, it turns out to be my passion. It's really my passion. Sabi ko, I wanted to create a soap that really looks extraordinary. Tama. And the next thing you know, when I wake up in the morning, sabi ko, no, I want a cupcake soap. No. I want a cake soap. Next thing you know, I'm making a big loaf of a soap. Oo. Na natatakot na akong putulin. Kasi sayang no? Ang ganda-ganda niya na. Oo, tama, sayang. Ang ganda naman, sayang. Pero sige. Then people wanted to buy it. Some people wanted to resell it. Okay. So sayang, okay. At mostly, parang puro pang souvenir. Yes, may pang souvenir, may... Meron ding mga organic soaps for that has different kinds of skin benefits. Oo. Kasi maganda dito sa sabon. Sa sabon ninyo. Organic siya, 'di ba? Hindi walang chemicals kasi ito mas maganda, organic yung gamit. 'Di ba? Mas safe sa skin, tama ba? Yes, definitely. Kasi pagka gumamit tayo, minsan may mga tao na very sensitive when it comes to chemicals, kanyan, na gagamitin natin, syempre, directly to our skin yon, then it will stay in our skin the whole day. Nakakaroon sometimes ng irritations. So, kung gagamit ka ng mga organic soap, na at least alam natin na sometimes we can get the materials from the kitchen, no? Alam natin, safe yon kasi we can actually eat the raw materials. We use it for cooking, we use it for eating, like that.
So good siya. Oo. Yun maganda. Diba? Pero pwede ko pa kainin to. Ah, definitely not. So, pero yung benefit niya, you're using, you know, you're using a soap that's safe. Yung mga strawberry, mga sheer butter, etc., etc. So, ito maganda sa product ninyo. Pure organic. No yes. chemicals. Yes. BCO-based yung ginagamit natin dyan. Mm-hmm. And the rest of the raw materials, they're from certain countries, Korea and US. Okay. At after ng soap, nag-come up ka na rin ng mga makeup. Yes, and face cream. All din siya, lahat din yan puro mineral products. Mm-hmm. Wala rin siyang chemical ingredients or preservatives like that na nagko-contain ng lead sometimes. Mm-hmm. Which is hindi tayo so much aware kung saan ba natin nakukuha yung lead na yan. Kung nasan dun sa ginagamit nating lipstick, yung lead like that. May mga certain ingredients na inilalagay sa lipstick or foundation na nagpapaganda ng texture pag in-apply mo. Pero hindi natin alam, kaya yun maganda, meron siyang ingredients na nagko-contain ng lead. Oo, yun naman. Yun yung nagpapaganda ng application actually. So parang ano yun, ang hirap kasi ma-determine kung may lead yung isang item eh. Diba? Yes. Oo, paano mo na-distinguish yung ito mineral talaga to, full mineral product talaga, ito may lead content. Nung hindi pa ako gumagawa ng makeup, hindi ko rin siya actually alam. I had so much big problems before sa sarili ko, sa face ko. Then when I started making the makeups, face powder, I started on foundation. Okay. Ginawa ko siyang super basic. I didn't put anything na, because I studied all the ingredients for cosmetics and makeup. Sabi ko, I don't want to put any chemicals. Oo. Just the basic. I want the basic for my face. And then it turned out to be, ay, maganda siya. Nawala na yung mga pimples. Yes. Ganyan, lumiit na yung pores ng mukha ko. Parang ang ganda na, ganon. So, nandun na ako sa basic. Kung ano yung alam kong yun yung natural at saka mineral, like pigments. So, napag-aralan mo na yun? Yes, mga clays na ginagamit natin talaga sa mukha. Yun lang siya. Siyempre, di ba, ikaw mommy ka, full-time mom ka. So, sa bahay lang ito, ang business mo. Before. Aha. Ngayon, nag-open na talaga ako ng store. I have a showroom. I have a small factory to manufacture mass production of products. So, stressful but happy. Oo. Siyempre, di ba, sabi nga, passion niya yan at nag-e-enjoy ka. Mommy ka rin, di ba? Kasi merong ibang mommy na sabihin na nating mas tutok sa anak eh, di ba? Yung ganun, full-time mom talaga may tuturing. Ano ma-advise mo na pwede naman silang at the same time, meron silang pinagkakakitaan? Sa mga mami na nasa bahay, no? Anything can be crafted eh. Pag sinabi mo kasi soap crafting, paper crafting, isa lang ang related doon. You have to be very creative. Whatever you wanted to do, you have to be very creative and it has to be your passion. Yung passion, yun importante. Kasi kahit anong gusto mong gawin, kung hindi mo passion, it will not turn out nice. Tama. Diba? So, yun ang ma-advise ko sa kanila. They have to be creative. Kahit gusto nila sa kusina lang sila gumawa, okay lang yun. Wala namang business nag-start sa malaki agad eh. Oo. Everything started from small. So, pwede silang gumawa, bahay, kusina, kahit saan kanto ng bahay nila, tama, pwede. Tama. Diba? Parang kahit anong mga bote, jaryo, garapa, pwede mo pagkakakitaan, di ba? Eh, kung yun ang passion mo, why not? At nag-e-enjoy ka doon, hindi ba? Importante, nag-e-enjoy ka. True. At ito ba, meron ka mga, sinishare mo yung, kumbaga yung training, do you have training for other naman na mabigyan din ng opportunity katulad nito? I was planning. Iniisip ko lang, sabi ko, how can I teach the people? Okay. Kasi from basic to advanced, medyo two stages yun eh. So, hopefully, soon, magkaroon ako ng soap making seminar. Okay. But definitely, siguro hindi pa ngayon. Medyo marami pang trabaho. So, anyway, Miss Ivy, saan ka pwedeng sundan o ating mga kaibigan? Saan ka na pwedeng makontak? Kung gusto nila mag-avail ng iyong mga product? O pwede silang ano ba, matuto kahit paano magkaroon din ng opportunity ng pag-nenegosyo? Yes. Pwede, for those who are interested for reselling, my office is in Project 8, number 118. Premium Street Project 8, and my contact number is 866
09 866 69 01. Ayan, nakalimutan ko na. And so, 09, Facebook? Yes, I have a Facebook, LeBlanc Soaps, or I LeBlanc Enterprises. Okay. And Instagram, of course, LeBlanc's Beauty. LeBlanc's, oo. Si LeBlanc's, bakit ba LeBlanc's? Ang husband mo ay talagang American. Yes. Ah, okay. Kaya naman pala. Yes. And our messages, syempre, dun sa ating mga kapambansang kalmusal na gusto mo i-share. Sabi mo nga, nag-start ang business, hindi pwedeng, okay lang mag-start ng business, pero tagto, maliit, malaki, pwede mo ibahagi sa kanila. Well, what I can share, they just have to be positive. Yun lang. Positive, creative. Even if you're just home, anything is possible eh. Anything is possible. Kailangan lang full support. Baka mamaya managinip din kayo, no? Gusto nyong gumawa ng ganito, ganyan, isang bagay out of paper. So, gawin nyo lang. Kung ano yung gusto nyong gawin, yung alam nyong masaya kayo sa ginagawa nyo, alam nyo, maganda ka lalabasan. At kikita ka pa. Dahil true. At the same time, nag-enjoy ka, kumikita ka pa, di ba? Yes. Thank you so much, mga kapabansang almusal. Nakasama natin si Miss Ivy LeBlanc ng LeBlanc's Beauty and Scent Station. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa rin ang palagi nyong kasalo sa umaga, ang pambansang almusal.